Ngayong taon, naglabas na naman si Kawasaki ng bagong modelo ng Kawasaki KLX 150S. So sa mga off-road motorcycle enthusiast dyan at nag-aantay dito sa motor na to. So finally guys, dumating na nga dito sa may Kawasaki Crib Tagum. So in this video guys, tatalakayin natin kung ano ba yung nagbago dito, kung nag-upgrade ba, tumaas or bumaba ba yung presyo niya. So without further ado, let's start this video. Fumiendo corre la que ay, 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 ay. Quien no anda corre la que ay, 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 ay. Fumiendo corre la que ay, 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 ay. Quien no anda corre la que ay, 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 ay. Wow, se despega like a rocket. Oh yeah, oh yeah, she be my rocket. Guys, yung kalalabas lamang na Kawasaki KLX 150S. Ayun, nandito na nga siya sa Kawasaki Crib Tagum, no? So pinuntahan kaagad natin 'to dahil nga nakita ko yung post nila kahapon. So before ang lahat, umpisahan muna natin sa kanyang technical specification. Of course, this Kawasaki KLX 150S is powered by 144cc, 4-stroke air-cooled single overhead cam, at single cylinder. Ito ay merong lakas na 11.53 horsepower at 8,000 rpm and max torque of 11.3 Nm at 6,500 rpm. So, pagdating naman sa timbang niya guys, ayan, meron siyang timbang na 119 kilograms. Kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. Plus, meron din po siyang malaking fuel tank capacity na 6.9 liters. Ayan, so sa long ride, hindi ka na mabibitin pa. Ayan, sa mga nagtatanong, siya pa po ay carb type pa rin. So kung mapapansin nyo guys, kumpara doon sa naunang version nito, no, yung na-review ko before na KLX 150 BF, before meron siyang knuckle guard. And this one, ito sa 150S, wala na po siyang knuckle guard. And tinanong ko kanina, ano yung pinagkaiba nito doon sa naunang version na na-review ko is yung tire size. So kung mapapansin nyo, mas mababa po yung seat height nito kumpara doon sa nauna. Yung before kasi is meron siyang malaking tire, no? Anyway, ito yung difference nilang dalawa. Meron siyang front tire size guys na 70x100x19. Again, this one guys is tube type pa rin. Tapos yung brand ng tire niya guys is IRC. Ayan, and then well, dito naman sa likod, pagdating naman sa tire, IRC pa rin, and meron rear tire size guys na 90x100x16, tube type pa rin. So yung pinagkaiba lang po talaga nila is yung sa tire lang daw, no? Tinanong ko kasi kanina. And then pagdating naman sa overall looks, yung kanyang color guys is lime green, so yun yung signature color ni Kawasaki. And then pagdating naman dito, ayan, sa headlight, same lang po sila ng headlight nung naunang version. And para sa akin na napaka-attractive po ng itsura ng headlight niya, no? Talagang modern na. And pagdating naman dito, meron siyang sticker na Kawasaki. And sa kabilang side, plain lang na lime green. And dito naman sa front fender, ganun pa rin, lime green. Hanggang dito sa kanyang side fairings na mayroong decals na KLX 150S. So sa suspension naman ginamit guys, siya po ay naka-telescopic with rubber boots. Sa front guys is naka ano siya, pedal disc brake with dual pad piston brake caliper. Ayan, and naka-rim, no? Tapos naka-reflectorized na din siya guys for added visibility during your night ride. And then sa turn signal nga pala, ayan po yung turn signal niya guys. Ganun pa rin, naka-halogen pa rin siya. And same lang din po doon sa likod. So, dito naman tayo. Ito yung kanyang cambio guys. Siyempre, manual transmission. Tapos yung apakan ng driver, side stand, and wala na po siyang center stand. Pagdating naman sa foot peg ng angkas, naka-rubberized pa rin. Ayan, pwede mo namang i-fold kung wala kang angkas. Ayan. Tapos, dito sa kanyang seat. So, yung seat niya guys, naka-two-toned. So, meron siyang color na gray at saka black. Tapos, dito may printed na pangalan na Kawasaki. Yun, naka-rough pa rin. And syempre, hindi siya ganun ka-generous since itong motor na to ay pang-offroad. Dating naman sa kanyang handlebar, guys, ganun pa rin naman, naka-naked handlebar. Silver po yung kulay niya, no? Tapos, sa instrument panel, naka-fully digital. And meron siyang button dito na kung saan, yan yung pipindutin nyo para malaman yung trip A, trip B, ayan. And kung paano is set yung menu. Pero,
Sad to say guys, hindi pa siya pwede i-activate kasi na-activate lang yung mga motor ni Kawasaki once na purchase na. Pero anyway, same lang naman po sila nung instrument panel nung nakaraan kong na-review na KLX 150PF. Tapos pagdating sa key, mechanical key pa rin. So balik na natin siya. Anyway, pwede mo din siyang i-headlock guys. Ayan, para sa iwas nakaw-nakaw. Ayan. Next, dito tayo sa kanyang mga switches. Dito sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off, and yung horn. Pagdating naman sa kanyang grip, ayan. Maganda din po yung grip niya guys. Tapos dito, sa levers, silver pa rin, hindi pa rin siya adjustable. Unlike dun sa mga higher displacement. No? Pero kahit ganun pa man, ayan, napakalambot po ng kanyang clutch. Hindi masyado may stress yung kamay niya dito guys. Sa brake lever, ganun din, malambot, smooth. Ayan. Tapos sa grips, ganun pa rin. Ganda din po ng texture. Kapit na kapit yung kamay niya dito. And napakalambot po ng kanyang right grip. Ayan, sa acceleration to. Brutal. Next, dito naman tayo guys. Ito yung kanyang kill switch off, activated, horn, and meron pa rin po siyang kickstart. Ayan. So, ito po yung itsura niya sa side. Yung kanyang KLX 150S decals. And dito, plain lang po yung dito guys. Wala po siyang decals dito. So, para sa akin, magandang plain yan dyan. Para nang sa ganun, malinis tingnan. Pagdating naman sa tambucho guys. Ayan. Sa tambucho naman niya, naka-matte yung texture na parang silver, no? Tapos dito, meron ding cover. So, fairings niya yan, guys. Extended dito sa kanyang muffler para nang sa ganun. Hindi madaling mapaso yung paan ng angkas mo or legs ng angkas mo or yung legs mo, no? Kasi mainit to pag once na tumatakbo na tong motor na pang off-road na to. Ayan. Meron siyang fairings dito. Tapos meron pa siyang hip guard dito. Safe na safe po yung legs nyo pagdating sa motor na to. Ganun pa rin naman. Ginamitan pa rin naman siya ng swing arm monoshock suspension. Same pa rin po dun sa dati. Wala pa rin naman po pinagkaiba. Tapos, ayan, silver po yung kulay. And braking system is ganun pa rin. Petal disc brake with single path piston brake caliper. Wala po siyang brand. Ayan. And then, naka-rim pa rin, IRC yung brand. And kagaya na sinabi ko kanina, meron siyang size guys na 90 by 100 by 16. Ayan. So, foot peg ng angkas. Pwede mo pa rin i-fold kung wala kang angkas. Ano ba yung seat height ni Kawasaki KLX 150S? Ito po ngayon ay merong seat height na 870mm at meron din po siyang ground clearance na 285mm. So, sa height ko na 5'5 guys, abot na abot po natin tong motor na to. Yun nga lang, medyo nakatiptoe tayo. Pero kumpara doon sa naunang KLX na na-review ko, yung Sky Blue, mas mataas po yung seat height noon kumpara dito kasi nga meron siyang maliit na tire. So, mas pinaliit daw tong tire na to. It's because para din sa benefits ng mga Asian, no? Kasi yung mga Asian guys, hindi naman sila ganito katatangkad. So, para mas ma-fit sa kanila yung motor na to, mas pinalaitan nila yung tire nito. Ayan, so, kaya ganito yung kanya seat height ngayon na medyo mababa. So, yun nga guys, natapos na nga natin ikutan si Kawasaki KLX 150S. So, kung interested po kayo dito sa motor na to, bibili niyo po siya ng spot cash. Meron po siyang spot cash na 135,300. Pero kung gusto niyo ng hulugan guys, meron po siyang down payment na 15,000 pesos at monthly sa 3 years na 5,487. Again, free registration and TPL insurance po siya. At ito lamang po ay available dito sa may Kawasaki Crib Tagum. Anyway, ilalagay ko na lang po sa screen yung full address maging yung phone number para po mas makapag-inquire kayo regarding sa motor nila. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Kawasaki KLX 150S. Ano yung masasabi nyo sa pang-offroad na motor nila? Sulit pa ba sila this year 2024? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!